Game day na naman at makakalaban ng Orlando Magic ang team ng Boston Celtics ngayong araw. Sana ay isang monster slam ulit ang magawa ni Kyrie laban sa Boston Celtics kagaya ng nagawa niya laban sa Portland Trail Blazers, at sana ay mapataas rin niya ang kanyang stats sa blocks, pero yung 3 blocks sa 1 game ay impressive na rin iyon. 1 win at 3 losses ang Boston Celtics at may pag-asa na manalo ang Orlando Magic sa game na ito. Magkakaroon ng magandang matchup ang Orlando Magic at Boston Celtics sa sentro dahil meron silang parehong 7-footers. Ang sentro ng Boston Celtics at ang height nito ay nasa 7-1 habang si Kai Soto ay isang 7-3. Isang solid na matchup ito dahil magkakasubukan sina Kai Soto at Ole Paliszewski. Mas nakakuha pa ng atensyon ngayon ang team ng Orlando Magic at mas marami pa ang manunood sa laro nila laban sa Boston Celtics dahil na rin sa gumawa talaga ng malawakang ingay ang first game ni Kai Soto sa NBA Summer League, at dito sa last game nila ay mas marami pa ang mag-aabang sa performance ng Orlando Magic. Nagustuhan ng karamihan o approve ang ginawang performance ni Kai Soto sa kanyang first game, at maging itong si Jordan Clarkson ng Utah Jazz ay nagustuhan ang performance ni Kai Soto. Inaasahan na hinihintay rin ni Jordan Clarkson itong si Kai, at nakikita natin na halos magsasabay sila papunta sa Gilas practice. Posible na magkaroon si Kai ng offer mula sa mga NBA teams at magkaroon ng negosasyon sa pagitan ng kanyang agent, at sa ingay na dala ni Kai Soto ay pwede nga na mabigyan ito ng NBA contract at pwede rin naman na hindi. Magiging malaking tulong ang Clarkson Soto para sa Gilas team, at asahan natin na sa kadalaro nila sa FIBA World Cup ay maglalaro ang mga ito para manalo. Nakapag-adjust kaagad si Kai sa kanyang first game pa lamang dito sa NBA Summer League, at kung nag-practice pa sila para mapaganda ang kanilang pick and roll play ay mas magiging maganda ang performance ng Orlando Magic laban sa Boston Celtics. Gusto natin na magkaroon si Kai ng magandang performance kasabay ng panalo para sa kanyang last game dito sa NBA Summer League 2023. Natanong nga ang coach ng Orlando Magic kung may pag-asa ba si Kai para sa NBA 2-way contract, at ang naging sagot ng coach ng Orlando Magic dito sa NBA Summer League ay ang front office ang namamahal dito at sila ang magpapasya kung bibigyan ba nila si Kai Soto ng NBA 2-way contract. Kung sakali na mabigyan si Kai ng NBA 2-way contract ay mas dihamak lang na mas mababa ang bayad ng NBA 2-way contract kumpara sa ibibigay ng Japan B-League, at dito magkakatalo dahil na rin sa kapag masyadong malaki ang agwat ng offer sa kontrata ay mapapaisip rin ang kampo ni Kai dahil gumagastos rin ang mga ito at nagpapasahod ng kanilang mga agent. Pero sa NBA 2-way contract naman ay pwedeng makapaglaro si Kai Soto ng maximum of 50 NBA games, depende na rin sa team na kukuha sa kanya kung meron ngayong 2023. Nakita nga natin na ang minimum ng 2-way player ay halos nasa $82,000 o katumpas sa mahigit sa 4 million pesos, at may maximum naman ito na $449,000 o katumbas ng nasa 24 million pesos. Sa Japan B-League naman ay mahigit sa NBA minimum ang sahod o mahigit sa $838,000 o katumbas ng 45 million pesos, at halos doble nga ang offer ng Japan B-League dito kay Kai kumpara sa NBA 2-way contract at NBA minimum contract. Ang kaibahan nga lang pagdating sa NBA ay pwedeng tumaas ang kontrata ni Kai kapag naging maganda ang kanyang impact sa kanilang team, mapa on-court man o off-court. May chance si Kai na makakuha ng NBA contract dito sa NBA, lalong-lalo na kung naging maganda ang kanyang performance sa kanilang last game laban sa Boston Celtics kahit na sa limited minutes lamang na ibinibigay sa kanya. Game day na naman, at sana magkaroon si Kai Soto ng magandang laro laban sa Boston Celtics ngayong araw.